Hi guys, nandito na naman po ako upang mag-vlog ng It's All About Me. Well, let's see. Hello guys, so nandito na po tayo para ituloy ang topic natin ngayon tungkol sa It's All About Me. So, bago po natin umpisahan ang lahat-lahat, ako po yung nagpapasalamat sa nag-subscribe sa aking YouTube account. And thank you for liking. So, umpisa na po natin. It's all about me. So, ngayon po, sasabihin ko po sa inyo ang lahat tungkol sa akin. So, let's ready. My name is Vivian. Nakatira ako sa Pasig City. And then, my age is 27. And then, my birthday is March 21, 1993. And then, ako po ay isang marriage ngayon. At, tatawa ako pagkukwento. At ako po'y 4 years marriage na ngayon kay Francis De La Cruz. And then, ako po ay may dalawang anak sa una kong kinakasama. And then, nagkaiwalay kami ng may sumaan ng loob. Kasi, past. Ano na po natin? Past is past, present. Ayoko na pong pag-usapan tungkol sa kanya kasi sumasama lang ang aking loob. And then, ang aking pong mga anak ay si Mark Adrian and Arian Joy, girl and boy. Nagkaroon po ako sa una kong kinakasama ng dalawang anak, girl and boy. And then sa asawa ko po ngayon, kay Francis. I love Francis kasi mahal niya po yung dalawa kong anak kahit hindi sa kanya. Tinanggap niya ng buong po at inangkin niya. So, ngayon po, sa lukuyang dahil sa pandemya niya ngayon na COVID-19, hindi pa po siya nakaka-uwi ngayon dito sa amin ng simula ng March. And then, my favorite color is kulay red, pink, and black. And then my hobbies, music ako ngayon. And then my favorite foods, I like ano, gusto ko yung mga burger, balot, siomay. Mahilig ako dyan yung mga pantusok-tusok na pagkain. At ano pa bang hindi ko nasabi sa inyo, parang may hindi pa. Ang aking ginagawa, routine ko sa araw-araw is, dahil sa wala po akong trabaho, kasi po isa po akong housewife ngayon, so nasa bahay lang po ako at kain tulog kaya lumala ako. So ang dapat po nating anin ngayon, intindiin ang pandemya kung makalat ngayon na NCOV. So, dahil po sa NCOV, maraming nagbago. Ay, Diyos ko po. Sana po, mawala na ang NCOV. So, dahil ang topic natin ngayon, it's all about me. Then, sa pag-uugali ko, yan. Hindi nyo po nalalaman man, ang ugali ko ay isang may pagkaalog ako. Alog, minsan masungit. Then, hindi mo, ang tao kasi parang hindi mo, ako tingin ko masungit din ako minsan. Minsan mabait, ganun. Weather ang ugali, hindi sabi. At, pasaway talaga, weather talaga. At ang aking paboritong kanta, yan.
So tingin ko yung ano, paborito kong kanta ngayon is How Could You Say You Love Me, and then yung From the Start. At so yun na po ang makukwento ko sa inyo. At about naman po sa ano ko, sarili ko, tingin ko naman ay hindi ko maintindihan. Hindi ko na maintindihan. Kasi ang ugali ng tao ay pabago-bago, hindi mo po kasi maintindihan. Minsan mabait, minsan ang ganito, minsan ang ganyan. So, ah, meron pa pala. Minsan, kuripot. Kuripot po ako pagdating sa bagay na minsan pagkawala na ako, yung ginaganan ko pa. Hinihigpitan ko na pagka sa tipong wala na. Maganon po ako. Maganon pagdating sa pera. And then, yan. Bilang ugali ng isang nanay, ako po yung klaseng nanay yung maganon. Badakdak po ako sa anak. Lalo na pagka yung isang salita, hindi nakikinig. Ganon po yung ugali ko. So, about naman sa mga sa aming magkakapatid, iba-iba po talaga ugali namin sa isa, sa bawat isa sa amin, iba-iba yung ugali. So, di ba masabi? Kaya sa ugali naman po ng anak ko, si Adrian, matigas ang ulo. Matigas ang ulo niyan. Eh, grabe yung batang yan. Namumuti na lahat ng balahibo ko sa katawan. Matigas talaga ulo. Si Arian, light. Mabait si Arya kasi minsan masanurin, minsan ano, you know, minsan may pagkaano siya, hindi yung ugali niya minsan, gusto niya yon. Ayaw niya yung inaano siya ng kuya niya, ayaw niya, lagi silang gaaway, asot pusa sila bilang nanay, napakahirap po na, napakahirap yung sawayin mo yung dalawa mong anak na nag-aaway, lagi sa harap mo, para asa, ang routine na po nila yan pagising sa umaga. Ganun na po lagi gising silang dalawa. So, maliit pa lang sila, tinuturuan ko na sila magtupi ng hinigaan pagkagising. Kasi bilang magulang, kailangan mo magturuan yung anak mo na ganun yung gawin nila. Kasi para habang paglaki nila, malaman nila kung anong dapat gawin sa umaga. Magtupi ng hinigaan at ang iba pa maglinis, ganto ganyan. Sa magkapatid, sa tingin ko ano, masunurin yung babae. Kasi ang lalaki napakatigas ng ulo. Manang-manas pag manahan. Kasi ako dati napakabait ko. Yeah, hindi ko rin maano kasi parang habang nagsasaway ka, nakikita mo yung ano, nakikita mo yung ginagawa nila na ginagawa mo dati, kaya mahirap pagsaway. Sa totoo sila, na-appreciate ko sa sarili ko, ay ganito pala yung bilang magulang, napakahirap magsaway ng anak mo, diba? Sa tingin ko, ganito pala yun, siguro ganito yung magulang ko dati kasi napakabait ko dati. Dahil sa nagkaanak na ako, parang yung ugali ko at ano, nag-mature na rin kasi ano nga eh, diba, may anak ka na, may asawa ka na. Dati niintindi mo bilang nanay, mahirap. So, sa tingin sa akin, napakahirap maging magulang. Dapat ang anak, ginagabayan na bata pa lang. Yung ugali niya, kailangan mong, yun na nga, bantayan. Kasi ang bata, pagka, halimbawa, pag sinusunod mo yung gusto, lumalaki ang ulo. Paano na lang, paglaki nila, diba? Hindi mo na sila ma-handle kasi malaki na yung, matigas na yung ulo. Hindi ka na susundin. Kaya ba ang bata, kailangan habang bata pa lang, tuturuan mo ng tama at mali. Diba? So, ayun lang po ang masasabi ko sa inyo ngayon. Thankful naman po ako na sana, lagi kong dinadasal sa taas na Lord, bigyan niyo po kami ng ano, mas maano lang, masaga ng pangangatawan, walang sakit, ganun. Pinagpipray ko sa lahat ay
sana balik na sa dati. Wala na NCOV, ganto-ganyan. Sana ano na, ayos na, sa normal. Kasi napakahirap sa ngayon ang kumilos. Lalo sa sitwasyon ngayon, napakahirap. Kahirap po. Napakahirap yung kumilos. Katulad ngayon, may NCOV. Di tayo makapunta kung saan, kung saan dapat. Sa pagtatrabaho naman, napakahirap magtrabaho kasi nga sa biyahe ngayon, mahirap po talaga maraming hinahanap. So, guys, dito na lang po tayo. Sensya kung maikli po yung aking vlog ngayon, pero siguro din ko po sa next, baka mababa na. Sensya po. So, para po sa bago ngayon na hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe and like and thank you for watching. Lagi po kayong yung hindi po nakasubaybay dyan, kakatok muna po ako sa inyong pintuan. Ay, hug me please. Thank you po. Sa lahat-lahat, thank you. Please like and subscribe sa aking YouTube account. And thank you for all. Bye-bye.